Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel and welcome to another episode of Hair Talk. As you can see sa title, ang pag-uusapan natin ngayon ay rebonding, specifically ang mga questions na ito. Kung gusto niyong malaman ang mga kasagutan, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So what is rebonding? Actually guys, nasagot ko na itong tanong na ito sa previous video ko about rebond versus Brazilian blowout. Iwanan ko na lang yung link dito sa info box and sa description box below para mapanood nyo rin yon. Pero basically, pag sinabi mong rebonding, it's a chemical process sa hair to make it straight. May video rin ako actually ng process kung paano ginagawa ang rebonding, iwanan ko rin dito sa information box up and sa description box below para mapanood nyo rin yun. Pero sa video na ito, magpo-focus tayo sa mga kasagutan sa mga frequently asked questions sa akin tungkol sa rebonding. Paano nga ba nawawala ang bewang sa buhok kapag nagre-rebond? Para mas maintindihan nyo ito, idedemo ko sa inyo. Alright guys, so let's pretend na ito ang buhok mo. Ikaw ay isang naturally wavy or curly hair. Tapos i-imagine natin na itong papel na to ang iyong scalp. So, ipapasok ko yung hair dito sa loob. Kahit humaba nang humaba ang hair mo, ang lalabas pa rin sa buhok mo ay kulot. Bakit? Kasi nga, ito yung natural hair mo. Now, let's pretend na i-rebond natin ang kulot mong hair. Kapag nire-rebond kasi yung hair, nilalagyan ito ng rebonding cream. Itong cream na ito, parang ginagawa niya sa buhok ay parang ini-stretch niya ito. Nagiging rubberized siya para kapag inapplyan mo siya ng heat, susunod siya doon sa pagiging straight ng iron. So, let's imagine lang na ang hair mo ay straight natin. As you can see guys, yung rebonded hair mo ay straight. Now, kung humaba ang hair mo, ano sa tingin mo magiging hair type mo? Kulot ba o straight na? Siyempre, kulot pa rin kasi yun yung natural hair type mo. So, pag humaba ang hair mo, diyan pumapasok yung sinasabi nilang bewang. Kasi lumalabas na yung natural hair type mo na kulot and syempre ang nalagyan lang ng gamot ng rebond ay yung nasa labas na hair. So yung bago mong regrowth, kulot uli. Ngayon, to answer your question, paano ito mawawala? Meron tayong dalawang solusyon. First, magpa-rebond ka uli after 6 months para yung bewang na makikita mo or yung bago mong regrowth, ituwid mo siya uli. And number 2, huwag ka na magpa-rebond ever and embrace mo na lang ang iyong natural hair type. Paano kung ayaw mo talaga magpapigil and gustong-gusto mo talaga nagpapa-rebond lagi? And ngayon naman, gusto mo na rin magpa-color ng hair. Pwede ba magpa-color after rebonding? The answer is yes. May mga salons nga na nag-o-offer ng after rebond, meron na siyang kasamang color sa kanilang package. Ang ginagawa nila ay after kang i-rebond, lalagyan nila ng color. Pero ang pwede lang ikulay sa'yo ay ang mga hair dyes na hindi kailangan ng bleach. So ibig sabihin, hindi ka pwede mag-color ng pink, blue, purple, or any fashion colors na kailangan ng bleaching. Bakit? Kasi ang bleach ay isang chemical din na masyado siyang matapang. Kapag pinatong mo siya sa hair mo na ni-rebond, pwede siya mag-cause ng breakage and talaga magpuputol-putol siya. Same goes kapag bleached yung hair mo, hindi ka pwedeng magpa-rebond. Kasi, pag pinatungan ng rebonding cream yung bleached hair mo, mapuputol siya. Kaya ang ginagawa ng mga salons ay nagsistrand test muna sila para makita kung pwedeng i-rebond yung hair kapag na-bleach siya. Ang Brazilian blowout ba ay isang alternative para sa rebond? The answer is no. Hindi kasi pareho ang rebond at Brazilian blowout. Ang Brazilian blowout ay isa lamang siyang treatment. So, hindi niya patutuwirin yung buhok mo, hindi katulad kapag ikaw ay talaga nagpa-rebond na isa-stretch niya talaga ang iyong hair. Pero may treatment tayo na tinatawag na cysteine treatment with Brazilian blowout na nakakatulong ng konti para tumuwid yung buhok. Pero kung hair mo ay very curly or kinky, I don't think nagagana siya sa'yo. Kung gusto niyo malaman kung paano gawin yung cysteine treatment with Brazilian blowout, iwanan ko rin dito yung link. Ginawan ko rin siya ng tutorial para magawa niyo rin siya sa bahay kung gusto niyo. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!
Boom, 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 boom.